Cancer patients, solo parents, at persons with disabilities ang ilan sa mga nakatanggap ng food packs sa Red Training Center Motor Pool, Barangay Kanyogan, Pasig City at 30 ng Enero. Ito ang huling araw sa ilang araw na isinagawang distribusyon sa 30 barangay sa Pasig na pinangunahan ng Barangay Affairs Office o Community Relations and Information Office, katuwang ang pamahalaang lungsod. Paliwanag ni Julius Bandilla mula sa Barangay Affairs Office, nagsimula silang mamahagi ng tulong noong 19 ng Enero. Ngunit may ilan pang hindi nakakuha, kung kaya't nagtakda muli ng araw ng pamamahagi ng unclaimed food packs. Mga food pack lang po ito, mga basic needs ng pamilya, tulong sa mga single parents dapat. Pero idinamay na po natin yung mga PWDs, especially minors and cancer patients. Noong 19, nag-umpisa po kami. Gawa ng marami po yung hindi pa nakakuha nung eksakto na schedule. Nag-schedule po ulit ang opisina namin sa pamumuno ni Ma'am Cecil Santiago Blas ng unclaimed or pag-schedule ng pagkuha ng mga unclaimed na food pack. Sa kabuuan, lahat na to is 11,000 po. Tapusin po muna namin to, itong pamimigay ng food pack, at kung magkakaroon pa man ng panibagong project ang Cryo is malalaman niyo po yan sa pamumuno pa rin po ng aming head, ng aming chief na si Ma'am Cecil Santiago Blas po. Sa mga single parents, magkakaroon din po ng schedule para dun sa unclaimed ng solo parents. Pakiantay na lang po yung schedule na ipapalabas officially ng opisina namin, Baucrayo, at saka po ng PIO. Pauna nang inanunsyo ng Barangay Affairs ang kaugnay sa pamamahagi at inilabas ang listahan ng benepisyaryo. Karagdagan na din ang mga kailangan upang makuha ang food packs. Mahigit 11,000 ang food packs na inihanda para sa kwalipikadong Pasigueño. Isa si Valin Mesa sa kasama rito at kanya itong ipinagpasalamat. Actually, pangalawa na po eh. Meron pa kami nung Christmas. So, hindi na namin na-expect pero sobra-sobra na. Kay Mayor, thank you so much na binibigyan niyo po ng opportunity, lalo na yung mga PWD. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.